mula sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga po sa lahat. At siyempre, araw po ngayon ng Huwebes, ika-4 ng buwan ng Agosto. Ito pa rin ang IZ Balita Nationwide pang-umagang edisyon. IZ Balita Nationwide. Aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa bagyang bumaba, DOH. Tiniyag ang kahandaan sa pagkalat ng monkeypox. Pilipinas, mahigpit na binabantayan ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Contingency plans, pinakakasa. Iniwang pinsala sa agrikultura ng malakas na lindol sa Abra, halos 270 million na itatalang aftershocks. Nadagdagan pa. Presyo ng asukal sa ilang pamilihan, sumampa na sa mahigit 100 piso kada kilo. Presyo ng tinapay, muli na namang tataas. Department of Tourism umaksyon na laban sa overpriced na pagkain sa Panglao, Bohol. Sa balita pangkalakalana, manufacturing sector ng Pilipinas, bumagal nitong Hulyo. At sa iba yung dagat, bulkang Pagradalsal sa Iceland, sumabog. At sa balitang showbiz, Rian Ramos, kinumpirma ang relasyon sa businessman na si Sam Versosa. IZ Balita Nationwide. 4 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga, kami po ang maghahatid sa inyo ng mga balita. Ako po si Jam Taray. At Senyor Ray Pacheco. IZ Balita Nationwide. Bagyang bumaba sa 31,972 active cases ng COVID-19 sa bansa. Bate sa datos ng DOH kahapon, nagapagdala ng karagdagang 3,447 na kaso ng COVID-19 habang umabot na sa 3,141 ang bagong recoveries. Sumampa naman sa 3,785,865 ang total case load, kabilang ang 3,693,115 recoveries. Nadagdagan naman ng 13 bilang na mga nasawi kaya tumungtong sa 60,762 ang death toll. Ang NCR pa rin ang riyong nanguna sa may pinakamaraming kaso sa nakalipas na 2 linggo na 14,704 new cases, sinunda ng Calabarzon, 9,485 at Central Luzon na may 4,478. Bahagya namang bumagal ang COVID-19 reproduction rate sa Metro Manila. Hanggang nitong Martes, Agosto 2, bumulusok sa 1.24 ang reproduction rate sa National Capital Region kumpara sa 1.33 noong Hulyo 26. Ito ay ayon kay Octa Research Group Fellow Dr. Guido Davida, ay indikasyon na maaari nga mag-peak sa mga susunod na araw o buwan ang mga bagong kaso ng COVID-19. Gayunman, bahagya namang tumaas ang positivity rate sa NCR sa 16.9% noong Martes kumpara sa 15.5% noong July 26. Noon lamang Martes, kinumpirma ng DOH na nakapasok na at may 2 kaso na sa bansa ng Omicron sublineage na BA.2.75 o ang Centaurus na sinasabi nga mas nakakahawa. 6 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Samantala, marayon tayong report mula sa labas ng studio. Mga bakuna, ipamigay na daw agad sa halip na hayaang mag-expire. Ang detalye ay atin sa atin ng Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Shelly? Dapat na ipamigay na bago pa man mag-expire ang mga bakuna at boosters sa lahat ng may gusto at sa anumang sektor na nangangailangan ng proteksyon laban sa COVID-19. Ito ang panawagan ni Senator Amy Marcos sa Department of Health. Binigyan din ni Marcos na masasayang lang ang bilyong-bilyong pisong ginastos para ipambili ng mga bakuna, gayong libo-libo rin ang humihingi ng booster shot sa buong bansa.
Mawawala na anya ng visa ang nasa 5 bilyong pisong binili na pang booster shots gaya ng Moderna, kaya dapat ipamigay na agad ito para mapakinabangan kaysa sa mga basura na lang. Sinabi ni Marcos na bukod sa Moderna, may natitira pa rin Pfizer booster na malapit na rin mag-expire. Tumataas na naman anya ang mga tinatamaan ng COVID-19 dahil sa kawalan ng sapat na pondo, lalo na ating mga LGUs sa Metro Manila at mga probinsya. Wala pa silang pang-booster shot sa may hirap nating kababayan. Sa katunayan, nasa 2,646 na naitala ng DOH na panibagong kaso ng COVID-19 infections. Sa nagdaang dalawang linggo, nakapagdala naman ang ng pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa National Capital Region na nasa 14,821 cases. Muna rito nanawagan ng pamahalaan na huwag nang hintayin sumipa na naman ng todo ang COVID-19 cases bago magpa-booster. Wala tayo anyang, huwag na daw tayo maging kampante dahil namamayagpag pa rin ang pandemya sa ngayon. Protektahan anya natin ang ating kalusugan at ng ating mga kababayan gaya kaya ipimagay na lamang agad ang mga booster shots. O narito ay pinaibisigahan naman ni Senator Riz Ontivero sa Senado bakit maraming na-expire na bakuna na umabot sa bilyong piso ang halaga para din daw matukoy sino ang responsable at dapat panagutin dito. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Patrol 19 na Celly Ortega Bueno. Samantala, handa na ang Pilipinas sa posibleng pagkalat ng monkeypox cases. Tiniyak ito ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere matapos ma-detect ang kauna-unahang kaso ng naturang sakit sa bansa noong isang linggo. Ayon kay Vergere, lahat ng close contacts ng unang monkeypox case ay nananatiling asymptomatic. Ninaw naman ang opisyal na bukod sa virus, isa sa mga hamon sa nabanggit na sakit ang misinformation at diskriminasyon sa mga infected dahil hindi naman sexually transmitted disease ang monkeypox. Samantala, plano ng Department of Transportation na makipagtulungan sa DOH sa pagbuo ng guidelines upang maiwasan ang hawaan, particular sa public transportation. Ipinayag naman ang Bureau of Quarantine o BOC na nakalatag na ang lahat ng mga hakbang para masigurong maiwasan ang pagsirit at paggalat ng monkeypox virus sa Pilipinas. Ayon kay BOQ Director 3, Dr. Roberto Salvador, layunin ng kanilang ahensya na maagapan ang posibilidad ng pagpasok ng monkeypox sa bansa. Sinabi ni Salvador na kailangan maging alerto ang BOQ matapos ideklara ng World Health Organization o WHO na Global Health Emergency ang naturang virus. Dagdag pa ni Salvador, mayroon na silang screening procedure at mas maigpit na pagmamonitor sa mga traveler na nanggaling sa mga bansang may maraming kaso ng monkeypox. Sakali naman na may makitang skin lesions o sugat sa balat, ang isang traveler kagad itong ipadadala sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM para sa pagsusuri at isolation. Una nang sinabi ng Department of Health o DOH na ang lone case ng monkeypox sa bansa ay gumaganda ng ang kalusugan ngunit nagpapatuloy pa rin ang kanyang isolation. Muli namang nilinaw ng DOH na hindi pa rin kinakailangan mag-equip ng mga border sa bansa mula sa mga lugar na mayroon ng kumpirmadong kaso ng monkeypox virus. IZ Balita Nationwide. Patuloy na minomonitor ng Malacanang ang akbang ng China bilang tugon sa pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, kapwa nakatutok ang Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines sa sitwasyon. Gayunman, tumangging magkomento si Cruz Angeles sa panawagan ni Chinese Ambassador Wang Xiliana sa Pilipinas na mahigpit na sundin ang One China Policy. Kagabi, umalis na ng Taiwan si Pelosi at bumiyahe patungong South Korea at Japan kasabay ng inilargang military exercises ng China sa paligid ng Strait of Taiwan.
Maganda na ng contingency plan sa Pilipinas sakaling lumala ang sigalot sa Indo-Pacific region. Ipinayag ni National Security Council Deputy Director General Michael Eric Castillo na hindi malayong maipit ang Pilipinas sa namumurong sagupaan ng China at Taiwan. Nilinaw ni Castillo na hindi pa naman kailangan maghanda ang Pilipinas sa digmaan dahil nakasahad sa konstitusyon na iwinawaksi ng bansa ang giyera bilang instrumento ng pambansang polisiya. Ang kailangan na niyang tutukan ay ang preparasyon upang agarang magkaroon ng kapabilidad ng bansa na tumugon sa anumang hindi inaasahang mga kaganapan, kabilang sa tinukoy ni Castillo na posibleng pag-ugatan ng gulo sa rehiyon ang West Philippine Sea, Senkaku Islands sa Japan, Korean Peninsula at Taiwan. Nagpabala naman ang China hinggil sa pagmamatigas ng US kasunod ng naging pagbisita sa Taiwan ni US House Speaker Nancy Pelosi. Matatanda ang dinedma ng US ang unang naging banta ng China na posibleng lumala ang tensyon kung itutuloy ni Pelosi ang pagbisita nito sa Taiwan. Ayon kay China Vice Foreign Minister Xi Feng, maglalabas sila ng extreme serious sanctions para pagbayaran ng US ang kanilang nagawang pagkakamali. Sa ngayon, ipinatawag ng gobyerno sa China si US Ambassador to Beijing Nicholas Burns para sa pagpupulong hinggil sa nasabing issue. Umalo na sa 269.1 million pesos naman ang halaga ng pinsala ng magnitude 7 na lindol na sa sektor ng agrikultura sa Cordillera at Ilocos Regions. Batay sa datos ng Department of Agriculture, kabilang sa mga napinsala ang mga irrigation system, farm-to-market roads, mga istruktura sa pagsasaka at iba pa. Wala namang naitalang pinsala sa mga pananim sa lalawigan. At sa ngayon, patuloy ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng lindol. Umabot na sa 495 paaralan sa Luzon ang naapektuhan ng magnitude 7 na lindol. Sa datos ng Department of Education at Disaster Risk Reduction and Management Service, 276 sa mga paaralang ito ay napinsala, kabilang ang 743 na classrooms na bahagyang napinsala at 534 classrooms na totally damaged. Ang Cordillera Administrative Region ang may pinakamataas na bilang ng mga apektadong paaralan na 264, sinundan ng Ilocos Region 142 at Cagayan Valley 49. Nasa 23 paaralan naman ang kasalukuyang ginagamit bilang evacuation centers. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga field coordinators at iba pang ahensya para sa update at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong mag-aaral, guro at kawani. Kaya subay-subay sa pinakadetalye ng ating mga tampok at mga pangunahing mga balita sa IC Balita Nationwide ngayong araw na ito ng Webes. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 15 minutos na po magkalipas ang alas 7 ng umaga. IC Balita Nationwide. Detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Webes sa IC Balita Nationwide. At nasabayan pa rin yung kaming napapakinggan sa pamamagitan ng aming mga sister stations, sa pamamagitan ng Home Radio Cebu, Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jensen, Home Radio Naga at Home Radio Legazpi. Kapatid na RPN radio stations, DYKB Bacolod, DZBS Baguio, DZRL Batak, RPN DXKD Dipolog, DXKT Davao, DXKO Cagayan de Oro, RPN DXXX Zamboanga, at RPN DZKI Iriga. IZ Balita. Nationwide. 18 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Inanunsyo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIBOX na sumampanan sa 2,406 ang naitalang aftershocks kasunod ng pagdama ng magnitude 7 na lindol sa Tayum, Abra noong nakaraang linggo. Ayon kay PIBOX Undersecretary Renato Solidum, ang mga naitalang aftershocks ay may lakas na mula magnitude 1.4 hanggang 5.1. Patuloy naman na nagpapaalala ang ahensya sa publiko na maging alerto dahil inasa na ilang linggo pang mararanasan ang mga aftershocks sa mga lugar na tinamaan ng pagyanig.
Samantala, tumungtong na sa mahigit 100 pesos ang kada kilo ng puting asukal sa ilang supermarket dahil umano sa kakulangan ng suplaya. Sa pag-ikot ng DWIZ sa ilang supermarket sa Metro Manila kahapon, nasa 100 hanggang 105 pesos na ang kada kilo ng refined sugar o primera, habang 75 hanggang 80 pesos ang brown o segunda. Gayunman, hindi pa umaabot sa 100 pesos ang primera, habang nasa 60 hanggang 70 pesos naman ang kada kilo ng segunda sa ibang supermarket, habang aabot sa 90 pesos ang kada kilo ng primera at 70 pesos ang segunda sa palengke. Aminado naman si Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated President Stephen Kua na sadyang hindi nagbibigay ang mga supplier ng rason sa pagtataas ng presyo. Inihayag naman ng Sugar Regulatory Administration na hanggang August 19 na lang ang supply ng asukal, pero may parating naman daw na mula sa Negros habang inaayos na importasyon ng asukal sa mga susunod na linggo. Ayon kay SRA Administrator Hermenegildo Serafica, kailangan magangkat alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos dahil naaapektuhan ng bagyong Odette ang mga sugar mill, kaya tumina ang produksyon. Samantala, umapila naman si Serafica sa mga consumer na iwasang mag-panic buying ng asukal. Napalangga namang magpatubad ng price adjustment sa tinapay. Ito ay ayon kay Association ng Panaderong Pilipino Director John Maleon na dahil ito sa pagtaas ng presyo ng asukal. Isa niya sa mga negosyo sa pool ng price increase ang mga panadero na gumagamit ng asukal sa lahat halos ng klase ng tinapay. Ipinaliwanag ni Maleon na kailangan nilang magpatupad ng adjustment upang makasurvive ang kanilang hanap buhay. Maliban sa asukal, nagabiso na rin ng dagdag presyo sa supermarkets ang mga manufacturer ng 28 produkto kahit hindi naman umano ito basic goods. Ipinayag naman ni Trade Undersecretary Ruth Castelo na malapit ng desisyonan ng Department of Trade and Industry ang hirit ng na-increase ng sangkaterbang basic goods na noong nakarang administrasyon pa humihiling. Tiniyak ni Castelo na sakaling payagan ng DTI, hindi naman anya sobra-sobra ang magiging dagdag presyo sa mga pangunahing bilihin. Sa iba pang tampok na balita, IZ Balita Nationwide. Piniyak sa publiko ni Tourism Secretary Cristina Frasco na nakikipag-ugnayan na sila sa mga concerned agencies hinggil sa umano'y overpriced na seafoods sa Virgin Islands sa Panglao, Bohol. Ito'y makaraan ang viral post ng isang Vilma Uya sa social media, ang 26,100 pesos na ginastos ng kanyang mga kaibigan sa pag-order ng seafood, prutas at soft drinks sa isang kainan sa Virgin Island. Ayon kay Frasco, seryoso nilang tinitingnan ang issue dahil mahalaga ito para sa kapakanan ng mga turista na patuloy na sumusuporta sa iba't ibang destinasyon at recovery ng tourism industry ng bansa. Bagaman batid anya nila ang kinakaharap ng mga hamon ng mga tourism-related business na unti-unting bumabangon matapos ang travel restrictions, dapat na panatilihin ang kalidad ng serbisyo at makatarungang presyo para sa mga turista. Kabilang sa mga katuwang ng DOT, ang Department of Trade and Industry, upang matiyak na nasusunod ang makatwirang pricing standards para sa consumer protection. Nakikipag-ugnayan na rin ang regional office ng DOT sa mga local government unit upang makapagbigay ng standard guide para sa serbisyo sa mga turista. 22 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. May report tayong tatanggapin mula sa labas ng studio. Bilang ng mahihirap sa bansa, pagsisikapang may baba sa loob ng termino ni Pangulong Marcos. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel? Tiniyak ng palasyo na mariing pagtutuunan ng pansin ng gobyerno ang mga programa na makatutulong para maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipinong nag-iikaw sa buhay. Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, kahirapan sa bansa ang isa sa mga nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation address, kung saan target ani ng Pangulo na maibaba sa single digit ang poverty levels pagsapit ng 2028 o bago matapos ang kanyang termino. Wala man ani ang espesipikong detalye na ibinigay si Pangulong Marcos kung paano ito isa sa katuparan, ani Angeles na bahagi na dito ang pagiging kalihim mismo ng Chief Executive sa Department of Agriculture. Kabilang
sa mga nais na palakasin ni PBBM ang sektor ng agrikultura at ekonomiya na malaking tulong para mapababa ang bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng kahirapan. Base sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations, umakyat ang bilang ng mga pamilyang naghihirap makaraang pumalo ito sa 12.2 million nitong buwan ng Hunyo kumpara sa 10.9 million naman noong nakalipas na buwan ng Abril. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño nag-uulat para sa Impilang Maitorong Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat Patrol 17 at Jopel Peleño. Samantala, tinatayang 650,000 magsasaka at benepisyaryo ang makikinabang sa panukala ni Pangulong Bongbong Marcos na pahintulutan ng mga umiiral na agrarian reform loan. Ito ang tiniyak ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella matapos ipanawagan sa Kongreso ni Pangulong Marcos sa kanyang unang SONA na magpasa ng batas na mag-aamyenda sa Section 26 ng Comprehensive Agrarian Reform Law of 1998. Ayon kay Estrella, nais ng Pangulo na maipasa ang batas sa lalong madaling panahon upang makalaya ang mga benepisyaryo ng reformang agraryo mula sa utang. Naniniwala rin anya si PBBM na nakakakuha ito ng suporta mula sa Kongreso dahil ilang mambabatas na ang nagpakayag ng intensyong ihain ang panukalang batas. Sa ilalim ng bagong Emancipation Act, iko-condone na ng gobyerno ang lahat ng amortization fees, kabilang ang interes ng mga agrarian reform beneficiaries. Gayunman, bago ito gawin ay maglalabas ang punong ehekutibo ng isang executive order para magkaroon ng moratorium sa pagbabayad ng amortization maging ang mga interes. Nilinaw naman ang kalihim na ang mga benepisyaryong maagap na sa pagbabayad ng kanilang amortization fees at interes ay bibigyan ng insentibo sa anyo ng mga rebate o karagdagang support services. Hinikaya naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga local government units o LGUs na pumasok sa mas maraming public-private partnership o PPP sa kanilang mga nasasakupang lugar. Ito ay upang pondohan ang nakabinbin pang mga proyekto at bigyan daan ang pagsusulong ng digital transformation sa bansa. Ipinabatid pa ng punong ehekutibo na kailangang humanap ng mga bagong partners at investors ang mga LGUs para palakasin panalo ang ekonomiya ng bansa. Mababatid na nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA na ilan sa mga tututukan ng kanyang administrasyon ang ekonomiya at infrastruktura. Abot na sa 41 panukala ang naisabata simula July 1 o nang maupo sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, kabilang sa mga naaprubang panukala ang Republic Act 11927 o ang Philippine Digital Workforce Competitiveness Act, Republic Act 11928 para sa pagkakaroon ng hiwalay na pasilidad sa mga individual na nakagawa ng karumal-dumal na krimen, Anti-Online Sexual Abuse o Exploitation of Children, Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation of Materials Act, Private Security Services Industry Act, National Youth Day Act, at Summer Youth Camp Act. Nilinaw naman ni Cruz Angeles na walang veto spree si Pangulong Marcos sa mga panukala dahil 5 lamang ang ginamit ng veto powers at rasonable ang pagbasura sa mga ito. Si Pangulong Ferdinand Marcos ang 5 bagong miyembro ng kanyang gabinete. Sa isinagawang press briefing kahapon, ipinahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na itinilaga ni PBBM ang kanyang lead physician na si Dr. Samuel Sakate bilang Director General ng Food and Drug Administration o FDA. Bukod kay Sakate, itinilaga din si retired Brigadier General Roman Popong Felix bilang Secretary ng Office of the Presidential Advisor on Military Affairs o OPAMA at retired Major General Ariel Kakulitan naman bilang OPAMA Undersecretary for Military Affairs. Pasok din bilang Undersecretary for Police Affairs si retired General Isagani Neres, habang pamumuno naman ni Attorney Nisauro Firme ang Judicial and Bar Council. Lumipensa naman ang
Malacanang sa pagtalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa personal physician ni Tunga, si Dr. Samuel Sakate, bilang bagong Director General ng Food and Drug Administration. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, kung pagbabasehan ng karanasan at kaalaman sa medisina, kwalipikado si Sakate sa posisyon. Hindi naman matiyak ni Cruz Angeles kung may kinalaman ang pagiging personal physician ni Sakate para magkaroon ito ng posisyon sa gobyerno. Si Sakate ang gumamot kay PBBM noong tinamaan ito ng COVID-19 sa ikalawang pagkakataon at nagbigay din ng health bulletin habang naka-isolate ang Pangulo noong Hulyo. Nakamuli na balita, itinilaga rin ni Pangulong Bongbong Marcos si Carlo Di Mayuga bilang acting chairman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kinumpirma ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na pinalitan ni Di Mayuga si MMDA Chairman Romando Artes. Agosto 1, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang appointment ni Di Mayuga. Agad namang nanumpa ang bagong opisyal kay Executive Secretary Vic Rodriguez. Opisyal nang nanumpa kahapon bilang pangalawang kalihim ng DSWD para sa Legislative at Liaison si Rowena Niña Taduran. Kasunod nito ay nagpaabot ng pasasalamat si Taduran kay DSWD Secretary Erwin Tulfo sa pagtatalaga sa kanya sa posisyon, kasabay ng pagtiyak na ang lahat ng mga pangangailangan ng mamamayan ay maisasama sa mga tatalakayin sa Kongreso at Senado upang maisabatas. Mababatid na hindi na bago kay Taduran ang direktang pagtulong sa mga mamamayan. Makaraan ang tatlong taon nitong personal na pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng COVID-19 na pandemic at may iba pang problemang pangkalusugan noong siya ay representante ng ACT CIS Party List. Samantala, hindi lamang magiging aktibo sa paggawa at pagpapatupad ng mga polisiya si Taduran, kundi maging sa pagsasagawa ng mga misyon para sa mga nangangailangan. Sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita sa IC Balita Nationwide, pangumagang edisyon, dito pa rin sa IC Radio at IC TV. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, eksakto po alas 7.31 ng umaga. IC Balita Nationwide. 4 minutos makalipas mo ang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa ating IC Balita Nationwide. Ngayong araw na ito ng Webes. Samantala, dumako tayo sa labas ng studio. DOTR Secretary Bautista muling nag-inspeksyon sa NAIA Terminal 2. Ang detalye niyan, iatid sa atin ng Patrol 45, Raul Esperas. Raul? Sinulpresa ni DOTR Secretary Jimmy Bautista ang Ninoy Aquino International Airport at pagkagaling nito sa PITX Transport Terminal ay nagpunta ito sa NAIA Terminal 2 at binisita ang pasilidad nito. Napag-alaman na marami ang mga nakarating na reklamo kay Secretary Bautista kung kaya't nagpasya itong magsagawa ng sorpresang inspeksyon sa nasabing terminal. Gayunpaman, meron ng inisyal na instruction si DOTR Secretary Bautista na ayusin ang dapat ayusin sa bawat terminal upang matiyak na ang serbisyo at ang convenient ng mga naglumalakbay na mga international at domestic passenger ay maasikaso ng administration ng Airport Authority. Raul Esperas, Patrol 45, nag-ulis ang pinumetodo lakas DWIC. IC Balita Nationwide. Maraming salamat, Patrol 45, Raul Esperas. Samantala, nanguna si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa virtual and bank meeting kasama ang apat na commissioner sa pangunguna ni Commissioner Socorro Inting. Kasabay ito ng pagsisimula ng panunungkulan ni Garcia sa COMELEC. Kaugnay nito, limitado pa rin ang pinapapasok sa COMELEC main office sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Maynila. Karamihan sa mga empleyado ng Paul Body ay naka-work from home setup matapos ang naganap na sunog sa bahagi ng 7th palapag ng komisyon noong Linggo. Dahil dito, akyat baba sa agdan ang ginawa ng mga tauhan ng COMELEC na kailangan pumasok sa kani-kanilang mga tanggapan sa 7th at 8th palapag ng COMELEC.
Commission on Elections ang pag-imprenta sa official ballots para sa mga plebisito sa apat na local government units. Ayon sa COMELEC, nitong Martes, inilarga ang pag-imprenta ng election paraphernalia para po sa plebisito sa ratifikasyon ng paglikha sa Barangay New Canaan mula sa Barangay Pagasa sa Alabel, Sarangani sa August 20. Conversion ng bayan ng Calaca, Batangas bilang component city ng September 3, ratifikasyon ng paghahati ng Maguindanao Province sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur sa September 17, at ratifikasyon ng pagsasama ng 28 barangay at isa pang barangay sa Ormoc City sa October 8. Ipinahayag ng poll body na isinasagawa ang pag-imprenta sa National Printing Office dyan sa Quezon City. 7:37 na umaga, tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Physical operation ng mga empleyado ng COMELEC, balik na ngayong araw. Detalye ng balita nga niyahatid ni Patrol 5, Aya Yupanko. Balik na ngayong araw ang physical operation ng mga empleyado ng Commission on Elections o COMELEC sa Palacio del Gobernador dito sa Etraboros, Maynila. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco, pinagre-report na physically ang lahat ng mga empleyado at opisyal sa main office, tanging yung mga senior citizen, persons with disability at mga buntis na empleyado lang anyang pwedeng mag-work from home basta't may approval nila o may approval mula sa kanilang department head. O narito, iniutos ng COMELEC ang work from home arrangement matapos sumiklab ang sunog sa main office sa Intramuros, Maynila noong araw ng Linggo. Ito sa Patrol number 5, IAU Pangko na Bulat, siyempre ng Metodo ng Lakas, DWIC. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat tayo, 39 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Iniain sa Kamara ang panukalang batas na magpapataw naman ng parusa sa mga gumagamit ng bangketa para sa commercial o personal purposes. Ito ang House Bill 1252 o Unobstructed Sidewalks Act na iniakda ni Pangasinan Congressman Ramon Gico Jr. Alinsunod sa bill, kabilang sa mga ipagbabawal na gawin sa sidewalks ang panidigo, paglalaba at pagsasampay ng damit, pagbebenta ng mga pagkain at iba pang produkto, pagpaparada ng mga sasakyan at pagtatayo ng talyer, pagtatapo ng mga basura, paglalagay ng basketball court, paglalagay ng funeral services o burol at pagsusugal. Ayon kay Guico, sa oras na maging batas ang ganyang panukala, papatawan ng multang 10,000 hanggang 30,000 pesos o kaya'y pagkakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon ng mga lalabag. Multang aabot naman sa 100,000 hanggang 500,000 pesos ang parusa sa mga lokal na opisyal na mabibigong ipatupad ang batas. Ang mga pampublikong anyang lugar gaya ng sidewalks ay hindi dapat ginagamit sa mga personal na mga aktividad gaya ng mga pedestrian o pedestrian ay walang magawa kundi dumaan sa kalsada na peligroso para sa kanila. Ibigay ng cash incentives at iba pang benepisyo para sa mga artista na, na mananalo sa international competition, inihirit. E detalye mo, Patrol 11, Tina Nolasco. Nais ng aktor at ngayon late 4th District Representative Richard Gomez na mabigyan ng cash incentives at iba pang benepisyo ang mga aktor at aktres na magbibigay ng karangalan sa bansa abroad. Ito'y kung mananalo o paparangalan ang sino mang artista sa isang international competitions. Paliwanag ni Gomez, mahalaga ito upang mas pag-usayan pa ng mga artista ang kanilang napiling larangan, ang pag-arte. Isang akbang dinanya ito upang mas gumawa ng isang kagalang-galang at disenteng sining na siyang pinagmumulan ng kabuhayan ng mga artista. Matatanda ang inihain din ng kongresista ang panukalang batas na layunin namang maingatan at ipreserba ang mga lumang pelikulang pamana sa bansa. Ito si Patrol 11, Tina Rolasco, nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Maraming salamat
Cristina. Samantala, plano ng Department of Transportation o DOTR na magtayo ng mga bagong paliparan sa lalawigan ng Zamboanga, Masbate, Dumaguete at Bukidnon. Layunin ng naturang hakbang na magkaroon ng mas safe at makapag-accommodate ng mas maraming flights at mga pasahero sa mga paliparan. Maliban dito, pagtutunan din ng pansin ng ahensya ang pagpapatayo ng New Manila International Airport sa Bulacan at ang panukala ng Cavite Provincial Government na gagawing International Gateway ang Sangli Airport. Samantala, sinabi pa ng opisyal na mas pagbubutiin pa ang serbisyo ng mga paliparan gamit ang makabagong teknolohiya tulad ng biometrics at self-check-in kiosk. Sinimulan na kahapon ang karagdagang libreng sakay na inilunsad ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni PTEX Head Jason Salvador na ang karagdagang libreng sakay ay handog ng Office of the Vice President o OVP sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte Carpio at sa pakikipagtulungan ng Department of Transportation o DOTR sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Jaime Bautista. Ayon kay Salvador, layunin ng pamahalaan na madagdagan ang mga ino-offer na libreng sakay sa bansa, lalo na't magsisimula na ang pagbabalik ng klase ng mga mag-aaral. Particularly, nataon naman na sakto kasi mag-face-to-face classes na. So alam natin, mas dadagsayin pa po ang ating mga pampublikong sasakyan ng mga mananakay, particularly yung mga student. Kaya naman, naisip po ng office ni Madam Vice President na dagdagan pa yung mga libreng sakay na binibigay ng DOTR. Sinabi ni Salvador na magbibigay din ng OVP ng 2 bus na ilalagay sa Metro Manila para dagdagan at suportahan ang libreng sakay sa mga pasahero na magsisimula tuwing Lunes hanggang Sabado, simula alas 4 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Iginiit ni Salvador na prioridad ng kanilang ahensya ang mga mag-aaral na magbabalik sa face-to-face classes sa Agosto 22. Ay, opo, no? Ito po yung karagdagan dyan sa ano, sa EDSA Carousel. Yan po yung gagamitin nilang way para hindi na po makaranas ng trapiko pa, lalo-lalo itong mga estudyante natin na kinakailangan pating nasa oras ang kanilang pagdating sa kanilang mga paaralan. Ano? Siyempre, priority po sila dyan. Ano? Kasi siyempre, iniisip natin yung mga kababayan natin yung estudyante, ngayon pa lang sila manunumbalik sa face-to-face, kaya kailangan nila yung pampublikong sasakyan. Hindi lang ito dito sa Metro Manila, yung ino-offer pong libreng sakay ng office po ni Madam Vice President, meron din po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yan ang tinig ni PTEX Head Jason Salvador sa panayam ng DWIZ. Sa kaugnay na balita, ipinayag din ni Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX Head Jason Salvador na bukod sa Metro Manila, maglalagay din ng libreng sakay program ang Office of the Vice President o OVP sa iba pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Salvador na nais ng pamahalaan na mabigyan serbisyo mga pasaherong lubhang na apektuhan ng COVID-19 pandemic. Magkakaroon pa po yan sa Cebu, meron din po sa Davao, meron din po sa Bacolod. So yan ang kagandahan niya. Hindi lang po yung mga mananakay at estudyante dito sa Kalakhang, Maynila ang makikinabang, kundi pati yung mga kababayan natin sa iba't ibang probinsya. Sabi pa ni Salvador na naintindihan nila ang sitwasyon ng publiko sa gitna ng pandemya kung saan lahat ay apektado din ng pagtaas ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Alam naman natin, nanggaling po tayo sa pandemya, lahat po struggling, lalong-lalo na itong ating mga estudyante at kanilang mga tabulang. Kaya anumang tulong na makakapagdulot ng konting katitiran sa kanilang mga gastusin, malayo na po mararating. Kaya po malaki ang pasasalamat natin sa office po ni Vice President. Sa kabila nito, hinikayat ni Salvador ang mga pribadong sasakyan at ang kilikin ng libreng sakay program sa nang pamahalaan upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada. Itong libreng sakay, malaki po ang maitutulong nito, hindi lamang sa pagpagtitipid no, ng ating mga kababayan, kundi pati yung pagdidecongest ng trapiko natin. Alam mo naman, Sir David, di ba? Kunyari, yung iba dyan nagdadala sa sakyan, since may libreng sakay, baka pwede mag-public transport na lang sila. Si PITX Head Jason Salvador sa panayam ng DWIZ. Samantala, nais makipagdialogo ng Lawyers for Commuters Safety and Protection o LCSP sa mga alkalde sa Metro Manila na nagpapatupad ng no contact apprehension. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni LCSP Head Attorney Ariel Intona na gumagawa na sila ng hakbang para mapigilan ang pagpapatupad ng mga LGU ng naturang panukala sa kanilang lungsod.
Sinabi ni Attorney Intona na bago sana ipatupad ang no contact apprehension, ay ayusin muna ang mga pangunahing problema sa kalsada, partikular na ang mga lubak at sirang daan, mga traffic lights at ang mataas na multa. Sa kabila nito, mapila si Attorney Inton sa Land Transportation Office na hayaang makapag-renew ang mga sasakyan dahil hindi sila ang mayroong violation kundi ang mga driver. Ayusin yung infrastructure ng mga lansangan. Yung multa, napakataas ng multa. Eh, hindi na po makatwiran yan, excessive fines. Yung 2,000 pesos, yung beating the red light, sabi nila para madala daw yung driver. Eh paano po madadala yung driver? Hindi naman yung driver ang nagbabayad. Hindi po madadala yung driver dyan. Kapag ka tinuloy-tuloy nyo to, uubusin nyo po ang public transport kasi hindi sila makarehistro ng sasakyan nila. Hayaan nyo po na mag-renew ng registration ang mga sasakyan dahil hindi naman sila ang violator. Yan ang tinig ni Lawyers for Commuter Safety and Protection Head Attorney Ariel Intona sa panayam ng DWIZ. Nanawagan din ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP sa mga alkalde sa Metro Manila hinggil sa pagpapatupad ng no contact apprehension. Sa panayam ng IZ, sinabi ni LCSP Head Attorney Ariel Inton na dumarami ang mga local government units o LGUs na nagpapatupad ng no contact apprehension o ang pulisya sa paggamit ng mga CCTV, mga digital camera at iba pang gadget o teknolohiya para kumuha ng mga video at larawan sa paghuli ng mga sasakyang lumalabag sa mga batas trapiko, panuntunan at regulasyon. Padami na padami po ng problema. Ang alam ko po, San Juan, next week daw, Muntinlupa, next week. No? And then Quezon City, Manila, Parañaque, Valenzuela, meron. Eh pag-isipan yung mabuti yan, mga mayor. Huwag po kayong padadala na parang akala nyo napakaganda ng NCAP na yan. Maganda po sana yan NCAP kung yung polisiya na ipinatutupad, eh tama. Kapag ka hindi po tama, injustice ang nangyayari dyan. Ayon kay Attorney Inton, walang magandang may dudulot ang nasabing batas lalo na kung hindi tama ang pagpapatupad ng polisiya. Sinabi pa ni Attorney Inton ng no contact apprehension ay isang traffic violation na may tuturing na personal violation ng mga driver kung saan lisensya ang pinapairal o tinitigitan. Ang nakukunan ng camera, yung plate number ng sasakyan. Sa ibang bansa, nakukunan yung driver. Pero dito, alam mo naman, dinamadali ito eh. No? Kahit na bulok yung sistema, yung technology, nahayaan na. Pag nakuna yung plate number, i-verify sa LTO. Ang notice of violation na dadating sa'yo ng napakatagal, addressed to the registered owner. Ang presumption kasi, yung driver ang registered owner. Yan ang presumption. Pagka ang driver ay hindi yung registered owner, ang gagawin, nakalagay sa notice of violation, kailangan pupunta ka din sa adjudicator nila, sasabihin mo kung sino ang driver. Ginit pa rin doon na sa no contact apprehension, posibleng mapawalan sala ang driver na nagpapatakbo ng sasakyan dahil ang mismong may-ari ng sasakyan ang pananagot din sa paglabag. Yung driver ngayon, hindi nakabayad ang munta. Ang registered owner ngayon, ang sasakyan, pupunta ngayon siya sa LTO para i-renew yung kanyang registration. Hindi niya mare-renew yun dahil hindi nabayaran yung no contact apprehension. Bakit mo i-hostage yung renewal because of non-payment of a traffic violation? Yung bang sasakyan, yung ba ang mesala, di ba yung driver? Dapat yung lisensya. Yung lisensya ng driver. Ang inyong i-penalize, hindi yun rehistro ng sasakyan. Bakit? Hindi naman magkakaroon ng traffic violation yan eh. Kailan ba nagkaroon ng traffic violation yung sasakyan? Tinig ni Lawyer for Commuter Safety and Protection Head, Attorney Ariel Inton sa panayam ng DWIZ. Samantala, Surigao del Sur PNP, may bago ng hepe.
At detalye mo, Patrol 13, Gilbert Perdez. Opisyal ng umupo si Police Colonel Dennis Ceruno bilang bagong Provincial Director ng Surigao del Sur Police Provincial Office o PPO. Ginawang turnover ceremony sa Surigao del Sur PPO Multipurpose Hall. Isinali naman ni Police Colonel Joseph Bukirin, AP ng Regional Personnel and Records Management Division, kay Ceruno ang office symbol, office property at inventory book sa nasabing aktibidad. Si Ceruno ay dating Provincial Director ng Dinagat Islands PPO. Umaasa naman si PRO 13 Regional Director Police Brigadier General Romeo Caramat Jr. na paigtingin pa ni Ceruno ang programa sa kapayapaan at kayusan at paglaban sa illegal na droga at iba pang krimen sa nasabing lalawigan. Patrol 13, Gilbert Perdez ng ulat para sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng mga tampok at mga pangunahing mga balita namin sa IC Balita Nationwide. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas mo lamang ng ilang mahalagang paalala. 52 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. IC Balita, IC Balita Nationwide. Nationwide. Balitang pangkalakalan. Tagal nitong Hulyo ang produksyon sa sektor ng paggawa sa Pilipinas. Ayon sa S&P Global Philippines, bumagsak sa 50.8 ang Purchasing Managers Index o PMI ng bansa mula sa 53.8 noong Hunyo. Pinakamababa rin ang talaan nitong Hulyo sa nakalipas na 6 na buwan at pinakamahina sa nakalipas na 11 buwan. Ilan sa tinitingnang dahilan ng pagbaba ng PMI ay ang pagsasara ng ilang negosyo dahil sa pagtaas ng presyo ng mga materyales. Balita sa labas ng bansa. Sumabog kahapon ang isang bulkan sa Iceland na malapit sa kapital ng Reykjavik. Ayon sa Icelandic Meteorological Office, nagbuga ng lava ang bulkang Pagradalsjala na sumakop ng 40 kilometro mula sa bulkana. Bagaman walang pagbuga ng abo, ibinabala ng IMO ang posibilidad na pulusyon dahil sa pagbuga ng gas. Wala namang biyahe ng eroplano ang naapektuhan ng pagsabog. Mayroong 32 aktibong bulkan ang Iceland na pinakamataas sa buong Europe. Sa entertainment o trending news. Eto na nga, senyor. Eto na nga ang latest, oh. Ano ba yan? Dahil ano kinumpirma na daw ng aktres na si Rian Ramos ang relasyon nila ng negosyante nga si Sam Versosa. Matagal na na-single to si Rian, ha? Yes, Rian Ramos. Yung galing sa kabilang stasyon? Mm-hmm. Mausin na artista yan, ha? Oo. Isa niya publiko daw ni Rian ang ulat sa naganap na GMA Thanksgiving Gala Night. Say daw ni Rian, ito ang unang public appearance nilang magkasintahan. Ano ba kakatagal na to, ha? Ilang larawan din ang ibinahagi ni Rian sa event kung saan makikita ang sweet na sweet ang dalawa. Look, at naka-holding hands Filipino, hindi imported. Pilipino to. Alam, si narinig kong imported. Eto naman. Nalink yan sa mga imported, eh. Pero eto daw si Sam Versosa, ang CEO at co-founder ng beauty brand at marketing enterprise na Front Row. Familiar ka ba sa Front Row? Hindi, sa low row ko, eh. Nasa huli ako. Sayo, eh. Ang Front Row daw ang sikat ngayon back row ko, sa Pilipinas. Front Row ng beauty brand. Fourth row. Noong 2021 daw, senyor, ng huling relationship ni Rian sa Israeli boyfriend na si Amit Borsok na tumagal ng mahigit isang taon. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Senyor, kasama ngayon natin isang kaibigan sa Pilipinas Shell Foundation. Good morning, and joining us right now is Pamela Castro. Pam, talk to us about what the reason behind PSFI's strong advocacy for agriculture is. Hi, Anthony. What a nice question. First off, being an agricultural country, I think PSFI has always believed that in focusing on development of our agricultural lands and farmers will be able to contribute to the larger economic and social development of the country. Well, I've been working with these sectors, and the sector is very important for inclusive growth now that agriculture being the key driver of our economy, specifically in
our rural areas where most Filipinos live. And take note, where poverty incidence remains high. And additionally, I'd like to mention that the impact of the COVID-19 pandemic reinforced the need to produce more food. And what we hear right now is an impending food crisis. So with this, the more that PSFI has to implement agriculture projects aimed at, well, helping the farmers and adding to national food production goals. Can you talk about the agricultural programs that you have? Well, we have several agricultural programs, Anthony, but I'd like to summarize it into three components. First, we have the Shell Training Farms, which are venues or centers for our new agricultural technologies and where we do also research and development on food systems. So we have training farms in Rizal, in Bombon Camsur, and in El Lido, Palawan. The second that I'd like to mention is that PSFI has always provided capacity building opportunities through our sustainable training programs. And one of the banner programs the best banner program that we have is the integrated farming biosystems, where we train farmers on new technologies. And to date, we have trained more than 18,000 farmers nationwide. We also train mothers on vegetable home gardening. And add to that, teachers and kids in public schools through our nutrition programs that we have right now, which is dubbed as Roots to Shoots. And the third, which is, I think, very important also, is the linking of the farmers to market. Because no matter how many they produce, if you don't have markets, then definitely that will just be put to naught. So we link them to markets through programs like Ani Para Sa Bayani, where our farmers produce are bought at the cost that they truly deserve, and even distributed to frontliners and communities in need, especially during the pandemic. We are also linking them to various institutional buyers like supermarkets and hotels. So Anthony, for everything, we have both the software and the hardware to provide this support to farmers and the larger communities nationwide. For more information, visit our Facebook page and website at PilipinasShellFoundation.org. Real Sports ni Anthony Sumtay sa DWIZ 882. Subay niyo ang isang pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito pa rin sa DWIZ. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na servisyo. Sa komentaryo numero 1. Please like my Facebook page, Senyor Ray Pacheco. At ang nagatid sa inyo ng mga balita. Ako po, si Jam Taray. At Senyor Ray Pacheco, marami pong salamat at magandang umaga. At nabayanan, ang inyong inihintay at ang inihintay ng lahat. Ang magulo, ngunit makabuluhan ang Karambola! IZ Balita Nationwide.